Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y magsisimula na sa gawain natin dito sa God Musay Community Church para sa ating Sunday service. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo na at welcome po sa gawain ito. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon sa opportunity na tayo po'y makadako sa panambahan na ito to give the highest honor, glory, and praises to the Lord Jesus Christ. Sige po, minsan pa, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. I just want to share with you yung sinasabi po sa Book of Micah, chapter 7, verse 8. Ang sabi po rito, please listen, "Rejoice not over me, O my enemy. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me." Amen? Purihin po ang Diyos. Mga kapatid, ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, ano man ang kalagayan natin, ang sabi nga, when we fall, we shall rise. Amen? At kung tayo po'y lumalakad sa darkness, the Lord will give us light. Amen? Purihin po ang Diyos. At sa oras pong ito, tayo po ay mananalangin. Pangunahan po tayo ni Sister Nitz para po sa ating pambungad na panalangin. Hallelujah. 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 Yes, oh God. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, oh Diyos. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God, for everything. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan. Niluwalhati, dinadakila ka namin, Panginoon, hanggat kami mayroong hininga, Panginoon, hanggat kami malakas, Panginoon, hindi kami titigil na magpuri sa inyo, magpasalamat sa inyo. Sasambahin kayo namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O God. O Hallelujah, sapagkat Ikaw ang Diyos na mabuti. Kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin. Kailanman hindi ka nagpabaya sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Hindi kumukupas noon, ngayon, at magpakailanman. Karapat dapat ka, Panginoon, na maitanghal sa umagang ito, O God. Mabigyan ng karangalan, Panginoon, O God. Oh, hallelujah. Sa oras ding ito, Panginoon, nagpapasaliksik po kami ng laman ng aming mga puso, O God. Na tunay nga po, O Diyos, hindi lingid sa inyo, Panginoon, kami po ay nagkulang. Kami po, Panginoon, ay nag-aalinlangan. Mayroon po kami pagkabalisahan, Panginoon, sa aming puso at isipan dahil sa mga pangyayaring nagaganap, Panginoon, sa mundong ito, maging sa aming sambayanan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag ang aming pananampalataya sa inyo. Ano man po ang aming sitwasyon sa buhay, Panginoon, sa araw-araw. Maging faithful kami, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Maging tapat kami, Panginoon, ano man sitwasyon namin. Lagi kami nang magpupuri, magpapasalamat sa inyo sapagkat ikaw na riyan, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga pangako, hindi mo kami iwan. Hindi mo kami pababayaan sapagkat mahal mo kaming mga anak mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po, Diyos, Lord. Sa oras ding ito, Panginoon, itinataas namin sa inyo ang gawain mo. Lahat na itatayo mo dito, Panginoon, ikaw lang po, O Diyos, ang mabigyan ng karangalan, O God. Sa bawat buhay namin, sa bawat paglilingkod namin, ikaw po, O Diyos, ang magbigyan ng kaluwalhatian. Oh, hallelujah. Sa oras ding ito, Panginoon, tinataas namin sa inyo sa panalangin ang aming music team. Salamat po, Lord, sa bawat talento na ipinagkakalob mo sa iyong mga anak, sa bawat instrumento, nagbibigay sila, Panginoon, ng kaluguran sa inyo. Nagbibigay sila ng karangalan sa inyo, Panginoon, O God. Salamat po sa talent na ipinagkakalob mo sa kanila, Panginoon, na tunay nga po, Lord, napakaraming talent na ipinagkalob mo sa kanila. Lord, salamat po. Ito'y magamit lamang para sa iyong karangalan. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Maging sa worship team, Panginoon, puspusin mo siya, Panginoon, yung banal na Espiritu, O God, sa pamagitan ng awit niya, Panginoon, ikaw po, O Diyos, na mabigyan ng kaluguran, O God. Oh, hallelujah. Lord, sa oras ding ito,
idinudulog ko din po sa inyo sa panalangin ang magbibigay ng mensahe, O God. Pagpalain mo aming pastora Grace Babon. Lord, puspusin mo siya na yung banal na Espiritu. Anointed mo siya, Panginoon, O God. Lord, mula ulo hanggang talampakan, bigyan mo siya ng wisdom, knowledge na nagmumula sa inyo, Panginoon. Itago mo lamang siya sa iyong likuran, ang kapangyarihan mo, ang kaningningan mo ang makita sa kanyang buhay, O Lord. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita. Na tunay nga po, Panginoon, na tunay nga po, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, sapagkat ikaw ang Diyos ng pundasyon ng aming pananampalataya. Oh, hallelujah! Thank you, Lord! Napakabuti mo, God, sa bawat buhay namin. Ano man pong sitwasyon, maging matatag kami, tumingin kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mananagumpay, O God. Oh, hallelujah! Maging sa aming pagbibigay, O God, na tunay nga po, Lord, hindi ka nakatingin sa aming kung gaano kalaking aming ibibigay, nakatingin ka sa aming puso. Sapagkat ikaw po ang Diyos ng unang nagbigay sa amin. Marapat-napat lamang na magbigay kami ng galing sa aming puso, ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala sa inyo, sapagkat ayaw mo na nag-aalinlang kami kapag kami nagbibigay. Hindi kami nakakapagbigay kaluguran sa inyo, Lord. Turuan mo po ang aming puso, ang aming kamay, na laging bukas para sa iyong gawain. Lord, salamat po, O God. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa amin, nagtutuwid sa amin, sa aming tinatahak sa mundong ito, O God. Turuan mo lamang kami, Panginoon, na manalig, manampalatay, at magtiwala sa inyo ng pampung sitwasyon ng aming buhay, O God. Oh, hallelujah. Lord, marami pong salamat. Maging sa MC namin, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang buhay ni Seria, O God, na magkaroon ng kaayusan ng aming gawain. Lord, wala po kaming gagawin sa umagang ito, kundi bibigyan ka namin ng karangalan at kapurihan, Panginoon. Binigyan mo kami ng kumpletong aspeto ng aming katawan, ang aming bibig. Isigaw namin ng napakabuti mo, God, sa bawat buhay namin. Aawit kami ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, sumasayaw kami, umiintak kami, may kamay kami to surrender you, Panginoon. Oh, hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. All the glory, all the honor, all praises belongs to you, Father God. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan, good morning mga kapatid. Ba't parang wala kayong energy ang aga-aga eh? Isa pa, good morning po! Good morning! Ready na po ba tayong awitan ng ating Diyos? Okay, let us declare that nothing is impossible with Jesus! Hallelujah! Worship the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel.
Then sings my soul, my Savior God.
stand and then proclaim my God, how great thou art. Then sing my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Working in this place, I worship.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, touching every heart. I worship.
Na sobrang sarap sa piling mo, God. Hallelujah. And Lord, tunay nga sa aming kinanta, You are our way maker. Panginoon, kung sino man dito sa oras nito ang may pinagdadaanan sa kahit anong aspeto ng buhay, Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan, ni iiwan man, O God. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pagsambay sa iyo. Hallelujah! Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Salamat po sa Diyos, sa ating worship team na siyang naging tagapanguna sa ating mga papuring awitan at tugtugan. Salamat po sa Panginoon, and once again, good morning to each of everyone, and welcome po sa gawaing ito, ang ating Sunday service. Welcome po sa lahat po na nakadalo sa panambahang ito, at dahil po limitado pa rin tayo, kaya binabati ko rin po ng good morning ang lahat po ng ating mga kapatira na naka-online streaming dyan po sa kanilang mga tahanan, maging yung mga online viewers natin. Magandang umaga po sa inyong lahat, at hayaan po natin na patuloy tayong makapag-fellowship kahit po sa magkakalayo tayong lugar. Hayaan po natin na pag-isahin tayo ng Diyos ang ating spirito sa pagsamba at pagbibigay ng papuri sa Kanya. Amen po ba? Ayan, minsan pa palakpakan po natin ng Diyos. Let's rejoice! Dahil lagi po tayong may opportunity to give glory, honor, and praises to our King Jesus Christ. Amen po ba? At sa pagkakataong pong ito, hindi na po natin patatagalin. Ihanda na po natin ang ating mga puso. Siyempre, hindi lang yung ating physical. Dahil sa physical, makikinig tayo. Ihanda na rin po natin ang ating puso sa pagtanggap sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan. And i-ready rin po natin yung ating Bible, of course, na wala tayong ibang pag-uusapan dito, kundi ang Biblia. Na po, ito po yung ating pinaka-importanting parte ng gawain ito. At ang ating gagamitin po sa magbibigay po ng kanyang mensahe ng Diyos, kanyang Word of God, walang iba po ang ating pastora, Pastora Grace Babon. Ayan, so good morning po sa bawat isa.
Ayan, praise be to God. So, kamusta po tayo ngayon? So, medyo madami-dami tayo, pero marami pa rin hindi nakapunta ngayong umaga. So, ayan po. So, ang ating pag-aaralan sa oras pong ito, parang plinash na lahat ng topic ko. Ayan, nagsimula sa dulo. Ayan, so, the taste of God's promises. Ayan, so, makita po natin. Sino po ba dito yung gumising ng umaga kahapon? Amen! So, maraming hindi rin. Ayan, so, kung gumising kayo kahapon ng umaga, alam nyo po kung ano yung ating pinag-aralan sa Psalms 23. Ayan, at iyon po ang ating Jehovah Ra'a, our God, our Shepherd. At merong sampung gift po doon na binahagi ko po sa umaga pong iyon. At yung mga gift na yon, maaari din itong promises ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay nakinig kahapon, pero marami pa rin hindi, panoorin nyo na lang ulit. Yan. So makikita natin, related po yan sa ating topic. So ang ating topic is the taste of God's promises. Ayan. So, hallelujah. Bago tayo magsimula, panalangin po muna natin ang ating gawain. Yes, hallelujah, Panginoon. You are worthy, O God. Salamat, Panginoon. Batid po namin sa umagang ito na hinanda mo na kami para sa pagkaing espiritual, Panginoon. Maraming salamat, O God. Pagkat ikaw ang Diyos na dakila sa aming buhay, hindi mo kami pinababayaan at sa oras pong ito na pag-aaralan namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita na matatag na niniwala kami, Panginoon. Anuman ang mga panalangin ng bawat isa, anuman ang mga pangakong pinanghahawakan ng bawat isa sa aming mga buhay, Lord, continue, Panginoon, na i-stir mo ang aming puso na hindi kami mapapagod panghawakan ng mga pangakong ito pagkat ikaw ang Diyos na nagsalita sa aming buhay na tapat na Diyos kailanpaman. Hallelujah, O God. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang gawain ito. Let your message, O God, na magduel sa aming puso at mag-encourage muli sa aming buhay. Maraming salamat. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, at ang iyong lingkod ang siyang maibaba. Ikaw lamang, Panginoon, at para sa iyo ang lahat ng bagay na ito. To you all the glory, all worthy, Panginoon, because you are worthy. Hallelujah. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu Santo. Amen and amen, amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Ayan. So the taste of God's promises. Sino po sa atin dito merong pinanghahawakang pangako ng Panginoon? Amen. Parang hindi lahat. Ano po pinanghahawakan ng ibang hindi sumagot? So lahat tayo, mayroong pinanghahawakang pangako ng Diyos. Walang magsasabi dito na ayaw niya ng pangako ng Diyos, ayaw niya ng mga pagpapala ng Diyos. Pagkat lahat tayo ninanais yung mga blessing na ito. At ang pag-aaralan natin ngayon ay ang buhay ni Abraham. Kung paano niya nalasap at kung paano niya nilakaran ang pangako ng Panginoon. Pagkat ang pag-aaralan natin ngayon, sabi nga dyan sa next slide, sabi dyan, a promise of inheritance and prosperity. Yan, hallelujah. Nais po ba natin yan? Another promise of inheritance and prosperity? Amen. Parang humina nung inheritance and prosperity na. Dapat i-claim po natin yan sa ating buhay. Kasi kaya nga po tayo nandito, kaya po tayo patuloy na naglilingkod dahil may pangako ang Panginoon sa atin. And the same thing sa buhay ni Abraham. Ayan, so marami tayong pinanghahawakan ng mga pangako sa atin ng Panginoon. Marami sa atin, ilan marahil ay nangyari na. Meron dito pangako ng Panginoon na natupad na sa kanilang buhay. Amen? Amen, marami po. At marami pa rin na hanggang ngayon, pinapanalangin pa din natin. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, wag po tayo mapagod. Kahit gaano katagal ang ating hantayin, wag tayong mapagod. Wag masira ang ating mga puso. Pagkat ang pangako ng Panginoon ay totoo. Amen? So kahit na tayo po ay medyo nagdududa na, di po ba? Pag may konting pagsubok para pinanghinaan tayo, pero kapatid, panghawakan pa rin natin ang pangako ng Panginoon. Kagaya po sa buhay po ni Abraham. Ayan, so let us more. Sabi nga rito eh, medyo magugutom lamang tayo sa ating mga, sa aking hinandang slides. Puro pagkain po kasi ito. Kasi ang pag-aaralan natin kung paano tikman ang katagumpayan ng ating Panginoon. At syempre po, sino po ba sa atin dito ang marunong magluto?
Amen. Parang hindi lahat ah. Ayan, alam niyo po ba, nung kabataang gulang pa lang namin, kabataan, parang tanda ko na. Nung kabataan namin, hindi kami pwedeng hindi marunong magluto. Pahalo kami sa magulang namin. Kaya bata pa lang kami marunong kami magluto. Kaya mga kapatid ko, marunong po yan natin magluto. Ayan. So, makita po natin dito sa ating pag-aaralan. Grabe oh. Sabi rito, hindi lahat ng pangako ng Diyos ay coated in sugar. Ayan, tandaan po natin yan, hindi lahat ng pangako ng Panginoon ay coated in sugar. Nalalasapin mo na lang hanggang maubos yon. Sometimes, coated po ito in bitterness and a lot of trials. Ayan, pero ang pangako ng Panginoon, tandaan natin, pag natikman natin ito, masasatisfied po tayo. Amen po ba? Mapupulpil po tayo pagkat iyon ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. And most of us, mga Kristiyano, nagkakaroon pa rin tayo ng mga struggle pagdating sa pangahawak sa pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? At yung mga difficulties na ito, naging struggle din po ito sa buhay nila Abraham at ni Sarai. At ito po ang ating pag-aaralan ngayon. So sabi nga dyan, God's promises has a recipe. Sabi dito sa Genesis 15, verses 1 to 5, sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham, sa isang pangitain, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eleazar ng Damasco. At sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang aliping na ipanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at yung bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo, at sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Amen. So bumalik tayo dun sa unang slide. Yan, meron akong question dito. Yan. How much we like to taste God's promises? Gaano natin kagusto maranasan, matikman ang pangako sa atin ng Diyos? Ang hina, no? Ganon. Ganon. Ganon lamang ba? Then, how much we prepare for it? Tayo pa pa tayo nagluluto. Anong gusto nyo pagkain ngayon? Yung di nyo pa alam yung recipe ni Ate Nitz. Anong gusto nyo kainin ngayon? Kaldereta. Ano pa? Louder, lechon. Yan, marunong ba kayo magluto noon? Di ba? Hindi. Pero ang sinabi, kung gusto matikman yung pangako ng Panginoon, alamin mo kung paano lutuin yan. Alamin mo kung paano ihahanda ang iyong sarili para tikman yung mga bagay na yon. Amen po ba? Gusto natin mag-lechon. Kaso hindi naman tayo pwede yata kumain ngayon ng lechon. Yan, maraming high blood sa atin. Alam ba natin kung paano lutuin ng lechon? Basta isaksak lang doon at pagkatapos paikutin ng paikutin. May recipe po yun. Kaya nga tignan nyo, ang lechon sa Cebu, ibang klase. Di ba, Pastor? May pre-taste doon. Pag pumunta ka sa Cebu, yung market nila, may pre-taste doon. Pwede kang maggala doon. Huwag ka lang pahalata na hindi ka bibili. Yan. So makita po natin dito, hindi iba-iba po kasing klase ang recipe. Pero the more na yung recipe ay kakaiba, the more yung lasa ng pagkain ay kakaiba, alam nyo, iyon yung mahihirap i-prepare. Amen po ba? Yan. So makita natin sa buhay po ng pag-aaralan natin ngayon, sa buhay ni Abraham, kung paano niya hinanda ang kanyang sarili, kung paano ang Diyos hinanda po siya. Kasi grabe po yung pangako ng Panginoon sa kanya, inheritance and prosperity. Amen po ba? At alam po natin kung gaano kalayo pa ang pinagmulan ni Abraham para pumunta sa Israel. Ilang bansa ang kanyang dinaanan. Mamaya makikita po natin yan sa mapa. Ayan, so sa bawat pangakong pagpapala ay lagi may kaakibat na pagsubok. Expectan natin yan. Na ang pangako ng Panginoon kung gaano ito kasarap, expect mo kapatid, may pagdaraan na kang pagsubok upang malaman na ikaw ba'y karapat dapat. Kaya sa sarili mo, masasabi mo ba, karapat dapat na ba akong tanggapin ang pagpapala ng Panginoon? Amen. Amen. So makita po natin dito, the promise of inheritance and prosperity, how far will you go to get the fulfillment of God's promises? Yan, alam niyo po si Joseph. Kilala niyo si Joseph, the dreamer. Yan. So, nung siya'y nanaginip, ilang taon siya? 17 years old.
After 13 years, dun lang nangyari ang panaginip niya. Tapos ikaw, isang taon pa lang nananalangin, maka-emote ka na sa Panginoon? Lord, ba't hindi nangyayari ito? Isang taon na ako nananalangin. Tignan mo yung mga character sa Biblia. Tignan po natin kung paano kumikilos ang Panginoon. Kaya nga lagi natin pinag-aaralan, di po ba, sa ating Bible study. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Kasi may kita mo doon. At magre-reflect sa buhay mo kung gaano dapat tayo maghantay para sa mga pangako sa atin ng Diyos. Ayan. So sabi to, He never promises to remove those obstacles in our life. Hindi pinangako ng Panginoon na pati mga obstacles na dadaanan mo ay tatanggalin niya. But He promised to guide us and to guard us along the way. Ayan. So babantayan tayo at gagabayan ng ating Panginoon. The four P's of recipe. Ayan. Dito po tayo sa four P's of recipe. So number one, ingredients. Next po slide. Ayan. So, four P's of recipe. Number one, ingredients or parts. Number two, procedure and preparation. Number three, ayan, presentation. And number four, pleasuring taste. Pinakita ko lang sa inyo. So, pag-aaralan natin yan isa-isa. So, number one, parts or ingredients. Yan. Next slide po. So, makita natin sa bawat masasarap na putahe, kagaya ng sinabi ko kanina, syempre po, meron po yung nakaakibat ng mga ingredients. Ano po bang ingredients sa bahay natin na hindi pwedeng mawala? Asin po. Baka puro asin lang ingredients sa bahay. Asin, ano pa? Bawang. Mahal ng bawang ngayon. Sibuyas. Ang mahal ng sibuyas, di po ba? Ano pa? Kamatis o puro nasa ano na tayo, paminta, di po ba, bechin, kung nagbe-bechin kayo at magic sarap, yan, sasarap din ang buhay natin, pero konti-konti lang dahil medyo delikado daw iyon. So makita po natin dito, may mga ingredients sa ating mga kusina na hindi pwedeng mawala. Na-experience niyo ba yun, nagluluto kayo, ilalagay mo na lang yung ingredients, wala ka pala sa kusina? Na-experience yun? O yung mga hindi nagluluto, hindi talaga may experience nyo yun. Pero sa mga nagluluto, oo, wala nga palang asin, wala palang paminta. Tatakbo ka pa sa labas, nasusunog na yung niluluto mo. Ayan, na-experience nyo yan? So lahat tayo nakarelate po ba? Kasi na-experience ko din yan. Pinagluluto ako, wala palang paminta. Ayan, so makita po natin, dito po sa ating pag-aaralan, kailangan din po hindi mawala yung mga ingredients na yan. Amen? So sabi dyan, together sa pangako ng Panginoon, may mga dapat tayong isakatuparan. Siyempre, yung ating faith na nandiyan na yan, isa na isa ingredients. Yung trust, yung love, given na yan. Pero sa other part, yung patience, endurance, constancy, pagtsatsaga, pagpapatuloy, kuminsan nawawala yan. Amen po ba? Kuminsan nawawaglit natin yan. Pero tandaan natin, ito pong pinakita sa atin ni Abraham. Sabi nito, obey and understand. Sa Genesis 12 verse 4, sinabi nito, dito po tinawag si Abraham. Ito po yung pagkatawag kay Abraham. Sabi nito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Una po kasi Abraham lang ang pangalan niya dyan. Pinalitan na lang yan ng Panginoon nung nagpag-covenant na siya. Ayan, sabi ito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang haraan nung siya'y 75 taon. 75 years old nung tinawag siya ng Panginoon. At sabi rito, nasa haran siya. Alam niyo po ba kung ano yung haran ngayon? Part po yun ng Mesopotamia na sa kasalukuyan po ay Iraq. Imagine niyo yung layo ng Iraq sa God's promise. Imagine niyo po kung gaano kalayo ang Iraq sa Israel, na noon ay Kaanan. So makita natin dito, malayo po yun, pero sumunod siya, umalis siya sa kanyang pamilya, hindi po yun madali. Amen po ba? Ikaw ba, Michelle, pag tinawag ka ng Panginoon, iwanan mo ang pamilya mo, pumunta ka sa Bicol. Hindi madali. Amen? Hindi siya madali. But sumunod po si Abraham. Amen po? Hindi lang pamilya niyang iniwan niya doon. Doon na siya lumaki for 75 years. Tumanda na nga, 75 years na eh. Pero matyaga siyang sumunod sa Panginoon. Kapatid, gaano po tayo katyaga sumunod sa Diyos? It will dictate our future. Tignan po natin kung ano yung nakita ni Abraham na worthy sa salita ng Panginoon. Mas nakita niya yung pangako ng Diyos ay mas malaki kaysa doon sa pag-iiwanan niya
the exchange of the promises. Nakita po natin, mga kapatid, mas worthy yun eh. Kaya sumunod si Abraham, nakita niya mas mahalaga to. Mas malaking pangyayari ito, the inheritance and prosperity na never pa niya may experience doon sa kanyang bayan. Hallelujah. So makita natin dyan, at sumunod nga is obey carefully. Nalaman po natin nang si Isaac po ay inoffer ni Abraham. Sa tingin niyo po madali sa isang ama yun? Una, umalis, di ba? Pinalayas yung anak niyang si Ismael. Naiwan na lang sa kanya ang anak niyang si Isaac. And then ang Panginoon biglang nagsalita, i-offer mo ang iyong anak. Wala po tayong mababasa doon na nagkaroon ng hindrances. Even nga, sasaksakin na lang, di po ba? Pinigil na lang siya ng anghel ng Panginoon. Pero nakita natin doon, sumunod siya carefully. Hindi siya nagtanong. Amen po? And another thing, obey constancy. Hanggang sa pag-aasawa ni Isaac, sinunod niya ang Panginoon. Hindi siya kumuha ng asawa ni Isaac sa mga foreigner, kundi sa kanyang lahi. Makita natin dito kung paano itong obedience ay napaka-importante upang makamtan natin ang pangako ng Diyos. Amen. So, makita natin dito, kaya nga po si Abraham ay binilang na matuwid. Alam niyo, hindi perpekto si Abraham. Marami siyang sablay. Maraming naging problema sa kanyang buhay, pero binilang siya ng Panginoon na matuwid pagkat sinusunod niya ang Diyos. Amen po ba? So, tayong kapatid, ganun din sa ating buhay. Marami tayong sablay. Marami tayong pagkakamali. Pero binilang tayong matuwid ng Diyos pagkat sinusunod natin ang kanyang mga salita. Amen? So, number two, procedure and preparation. Sabi po dyan, syempre po, kailangan ihanda. Ayan, bago tayo pumunta sa procedure and preparation. Ah, sige, balik lamang po doon. Balik, yan. So, tignan muna natin itong mapa. Ayan, yung sige, back pa. Yan, yan, yan. Ayan yung old map, yung mga sinaunang mapa. Mula doon sa Ur, sa Babylon, ayan, may kita nyo, dyan po yung Mesopotamia. At iyan po yung trail kung paano po naglakbay si Abraham hanggang Canaanites. Dyan po, sa number 2. O yan. Dyan, nagsimula yung Israel hanggang pa number 3. Ayan. So makita natin, napakalayo po niya. Mukhang malapit lang niya. Pero tignan po natin yung next slide. Ito na po yung modern day na mapa. Yung mula Iran, dumaan siya ng Iraq at pagkatapos Syria. Ayan, may kita natin. Maliit lang kasi ang Israel. Iyan yung kulay blue na yan. Malapit sa Mediterranean Sea. Iyan ang Israel. Tapos pumunta pa siya ng Egypt. So, ganyan nilakbay ni Abraham at the age of 75. Amen. Kaya sa atin po, yung hindi makapunta ng church, nang lapit-lapit nyo lang, tumigil kayo ah. Wala tayong madadahilan. Si Abraham naglakbay ng mga ilang bansa iyan. Nakarating siya sa pangako ng Panginoon. Kaya tayo po, huwag tayong tatama rin. Amen po ba? Walang tamad. Dahil ang tamad, hindi makakarating sa promised land. Amen po ba? Ayan. So makita natin dito, kailangan ihanda yung covenant. Alam niyo po ba kung ano yung covenant na binigay ng Panginoon kay Abraham? Ano yung pinag-covenant nila? Dalawang bagay po yun. The covenant of land, the promised land, and the covenant of promised nation. Amen po ba? So the promised land, sabi dyan, Genesis 15 verse 18, nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham at sinasabi, ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates. Ayan. So makita natin, sinabi niya dyan, ibinigay ko sa iyo. Ando doon na si Abraham at binigay na po yun ng Panginoon. Yung tinapakan ni Abraham, binigay na ng Panginoon. Hindi niya sinabing, ibibigay ko. Given na, binigay ko. Amen? Nag-guess niyo po ba mga kapatid? Ano yung mga pangako ng Panginoon? Sinabi niya sa ating, ibinigay ko na sa iyo. Amen po ba? But sometimes in our heart and our mind, nagdududa tayo. Amen po ba? Ano sinabi sa Santiago? Ang mga nagdududa, ang pag-iisip ay walang matatanggap. Oh, yan, nagdudalalo kayo. So makita natin dito, may pangako ang Panginoon at ibinigay na daw niya yan kay Abraham. Sabi pa nga dyan,
sa The Promised Nation, sa Genesis 17 verse 4 to 7. Para sa akin ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo hindi natatawaging Abraham, kundi Abraham. Ang magiging pangalan mo sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ginawa na! Amen mga kapatid, ginawa na. Ikaw ay gagawin kung mayroong napakaraming anak at magmumula sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila isang tipang walang hanggan. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, isang tipang walang hanggan. Alam niyo po, pag sinearch niyo po kung saan nakalibing si Abraham, alam niyo po ba na merong tatlong lipi po doon ang nag-aagawan doon. Lipi ng Arab, ng Muslim, at ng Christian, o taga-Israelites. Kasi lahat yan lipi ni Abraham eh. So kung saan siya nakalibing, tinayuan po doon ng San Church. At ang nakakatuwa po doon, halimbawa ito po yung libingan ni Abraham, o yung kabilang side, Israelites, kabila Arab, yung kabila Muslim. Ganun po nila pinahalaga na kanilang patriarch. Ang kanilang pinagmulan. Nakita niyo po kung paano naging great ito pong si Abraham. Nagmula sa kanya ang malalaking bansa. And this is the promise of our God. Marahil ang pangako ng Panginoon sa atin, tinupad na niya. Tinupad na niya, ngayon lalakaran na lang natin. Amen po ba mga kapatid? Kaya nawabuksan ng Panginoon ang ating pangunawa sa oras pong ito. Dahil napakaganda ng kanyang mga mensahe. So sabi nito, we have to understand that the procedure to God's promises doesn't have any other option or choices but to make it. Kailangan lakaran natin. When God said, this is what you do, gagawin mo po yon. Nothing less, nothing more, because obedience is important to God. Obedience is important to God. Mamaya may kita po natin kung gaano po si Abraham sumunod sa Panginoon despite na masakit sa kanya. Despite na masakit at mahirap sa kanya. So sabi pa, we have to pay attention to the process. Hindi pwede po tayo magbawas. Hindi po tayo pwede magdagdag o maglaktaw ng mga proseso. Sino po sa atin dito nagluto, nagsaing pero walang tubig? Pwede po ba? Hindi pwede. Sino sa atin dito naglaga ng baboy at pagkatapos wala namang sibuyas? Pwede sana, di ba? Pero hindi masarap. Naglaga ng baka, pero makunat pa din. Kasi 30 minutes lang ginawa. Ilang oras po nga pakuluan ng baka? 5 hours. ubos ang ating gasolina. Di po ba matagal? O, hindi alam talaga ng iba, hindi nagluluto eh. Ayan, ilang oras? Nasa 2 hours yan and more. Ayan, alam nyo na. Diba? Nasa 2 hours yan and more. Kailangan mawala na yung kulay ng buto bago mo tanggalin yan dun sa kalan. Ano kung bakit? Kasi pag nilaktawan mo yon at napagod ka, nainip ka, mga 1 hour na lang, pwede na yan. Ano, hindi nyo po yung makakain? Hindi nyo po yung malulunok? Di po ba? Nagluto po kayo, di po ba? Ng gulay, tapos akala nyo half cook lang, pero hindi pala talaga luto. Nagluto ka ng pakbet, pero walang pagoong. Amen po. So makita natin, ganun din po sa buhay po natin and sa buhay po nila Abraham. Ang pangako ng Panginoon is worth it. Worth it. Kaya makita natin, hindi po pwede nating laktawan. Hindi po natin pwedeng paspasan. Kasi pagpapaspas at yung pagmamadali na yan, kaisipan mo lang yan eh. Tanda natin, mayroon tinatawag na God's perfect time. And that perfect time is grabe po talaga. Amen po, napakasarap. Maranasan po iyon. Amen po? Yung lubusan, taga sa panahon ng Panginoon. Amen po ba? Yan, so makita natin dito, procedure is important because the outcome, yung outcome or yung resulta ay nakadepende sa ating preparation. Ayan, hallelujah. Yan, most of us genuinely waiting for the promises of God. Marami pa sa atin nag-aantay ng pangako ng Panginoon. Pero marami din yung nag-aantay tas napapagod. Marami rin naman nag-aantay at nagtatrabaho. And ito po yung dapat nating gawin sa ating buhay.
While we're waiting, dapat magtrabaho po tayo. Amen po ba? Hindi po tayo magkakaroon ng waiting in vain sa ating puso. Huwag tayong mapagod sa pag-antay. Doon nakakapagod talaga mag-antay. Ayaw nga natin yun eh. Kaya nga doon tayo tinitest ng ating Diyos sa pag-aantay. Yan. So, our action will dictate our future. And if we hope to taste the promise of God, then start doing something. Don't just wait, but work, but wait plus work and faith plus wait. So, makita po natin, yung pananampalataya talaga natin, matitest para dito po. At sa pangatlo, presentation. Ayan, sarap naman yan. Ayan, so presentation, masarap ba? Ayan, magutom kayo ngayon. Ayan, so presentation. Tanda po natin, hindi lahat ng presentation mukhang masarap, di ba? Pero hindi lahat yan masarap. May presentation na ang ganda-ganda. Ayan, naka-experience na ako niyan, ang sarap ng chicken, oh. Pero nung kinain ko na ba itong tigas? Hindi masarap, ang ganda lang pala sa picture. Ayan po ba? Kasi may presentation na nakaka-deceive. Like in life of Abraham. Ayan, so may kita natin dito kung ano yung naging problema po ni Abraham. So, he left the promised land and go to Egypt. Muna po ito. Nandun na siya. Nakarating na siya sa promised land na binigay ng Panginoon. Kaso umalis pa siya. Ayan. Alam po ba natin yan? Nandoon na siya. Kaso umalis pa siya. Sabi rito sa Genesis 12, 7 and 10. Sabi rito, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupain ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Eto na. Ayan. Eto na yung lupain ibibigay ko sa inyo. But the problem is, hindi niya nakaya yung trials. He left. Sabi diyan sa verse 10, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon si Abraham at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Amen. He left. Bakit? Nagutom. He left dahil mayroong matinding tagutom. Pero yung tagutom na yon, hindi naman sinabing all throughout the world. Hindi kagaya ng panahon ni Joseph. Nagutom, pero hindi siya nag-seek ng advice sa God. Lord, kailangan ko bang umalis? Kailangan ko bang pumunta sa ibang bayan? At dahil doon, nagkaroon siya ng maraming trouble. Diba yung pinag-aralan natin kay Pastor? Na nagsinungaling sila ni Sarah? At nagkaroon at lumikha ng mga trouble po iyon. And another thing, sabi nito, he got a son from different woman. Diba? Mukhang okay naman sana, di po ba? Pero basahin natin sa Genesis 16, 1-2. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang alibing babae na taga Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakali magkaanak siya para sa akin. Imagine niyo po yun. Dahil sa tagal, tandaan po natin, yung pinag-aaral natin 75 years old, nung si Abraham po ay tinawag. And ilang taon na ang dumaan, hindi pa rin sila magkaanak. At sa edad nila, nagduda na sila. At sinabi rin ni Sarah, oh, ito na lang alipin ko. Magkakaanak yan para sa'yo. Baka sakali magkaanak yan. Nagkaanak nga, maganda ba yon? No. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi niya tutuparin outside sa marriage, outside sa covenant. Amen po ba? So makita natin dito, because of these problems, nagkaloko-loko po at tumagal po bago niya nakamtan itong promise land. And actually, ilang taon po yon? Hindi ko nga po sure kung 400 years from simula ngayon o yung nakalipas, bago po naitatag yung Israel as a nation, 40 or 400 years. Ganun pa lamang po sa tagal. Imagine niyo from Abraham. Ganun po katagal. At sa musaring problema po ang dumating. Nung pumunta sila ng Egypt at pagbalik nila sa Kanaan, marami nang nakatira. Ang hirap nang paalisin nun. Amen po ba? Marami na. At dahil doon yung kanyang naging lipi, lalo pang nagkaroon ng maraming problema. So makita natin dito, binigay na sa atin ng Panginoon yung pangako niya. Amen po ba? Pero kung minsan,
umaalis pa tayo doon. Umaalis pa. At makita natin dito, eto naman pong si Ismael ay hindi po dito pinangako ng Panginoon. Because it seems and sound pleasing idea of Sarah, he took Hagar to bear a son. The problem, Hagar is not his wife. Diba? Si Hagar po hindi asawa ni Abraham. And Ismael is not a promised son. Hindi siyang pinangakong anak. Those two major errors of Abraham are result of not asking for God's advice. Yan. So tayo po, bilang isang tao, meron tayong sariling pangunawa. Amen po. Meron tayong kakayanan rumusulba ng isang problema. Kasi may kaisipan tayo, alam natin kung anong gagawin, di po ba? Pero alam niyo po ba, mas higit alam ng Panginoon ang dapat natin gawin. Kaya kung sa tingin natin, kailangan natin ng advice, every action na gagawin natin, seek natin ang Diyos. Hanapin natin ang Panginoon. Pagkat yung advice ng Panginoon, perfecto po yan. Napatunayan na po natin yan sa ating mga buhay. Amen. So, tignan po natin ang naging resulta nito. Sa Genesis 21, verses 10 to 11. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ito na po yung resulta. Mahirap na para sa kanya. Amen po ba? May hadlang na sa kanya. Pero ano sinabi ng Diyos? Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. We have to understand that for us to able to experience and to taste God's promise, we need to surrender to God what hindering to us. Kapatid, lagi natin tinatanong, sino ba si Isaac sa ating buhay? Ano ba si Isaac sa ating buhay? Pero ito, sino ba o ano ang Ismael sa ating buhay? Yung mga pumipigil para sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. So makita natin dito sa buhay po ni Abraham, may pumigil sa kanya. At dahil sa kanyang trouble, siya rin yung nahirapan. Masakit sa kanya itaboy ang kanyang anak. Hindi po yung madali. Amen po. Hindi po madali magtaboy ng anak. Pero sinabi rito, kailangan isuko mo. Gaano kahirap yung hinahawakan mo bilang Ismael sa buhay mo na humahad lang sa kalooban ng Panginoon. Kailangan bitawan mo po yan. Then dahil po kapag hindi mo po yan binibitawan, hindi po natin makakamtan ito pong pangako ng Panginoon. And one day, magiging threat po yan sa pangako ng Diyos. Hanggang ngayon, kasalukuyan, threat po yan sa Israel eh. Ganun po, binunga po ito pong pagkakamali ni Abraham. And our life din po. Huwag natin danasin pa yung ganitong pagkakamali. Hanggang ngayon, habang maaga, bitawan mo po yan. So, no matter how painful it is, let us trust to God. Dahil yung mga bagay na yan, kung si Ismael ngayon nasiyahan na si Abraham, what more kapag dumating na si Isaac? What more kapag na-experience na niya ang happiness with Isaac? Alam niyo po ang i-replace sa atin ng Panginoon dyan, mas higit. Yung mga binitawan nating sakripisyo, mas higit yan na ipapalit sa atin ng Panginoon. Lagi pong may i-replace ang Panginoon sa mga bagay na ibinigay natin at sinurrender sa Kanya. Amen po ba? So ganyan po ang kabuti ang Panginoon. Sinuko ni Abraham si Ismael. Because the promise of God to him will come in form of Isaac. Because Abraham knows Isaac is for more worthy. Amen po. More worthy than Ismael. Amen po ba? So makita natin, for the last pleasuring taste. Syempre, sa haba-haba ng ating nilalakbay, papayag ba tayo hindi natin matikman? Ayan po ba ang tagumpay? Matikman ang pangako ng Diyos? Kaya nga tayo nagpapatuloy eh, para maranasan at matikman ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Nakita niyo po ba yan? Ang sarap no? Lamb po yan. Lamb. Ang sarap niyan. Kung yan masarap na sa paningin natin, what more the promise of God?
Amen po. So makita natin dito kay magutom. Ayan. So Abraham, sabi nito, masasatisfied o nasatisfied na kay Ismael, pero mas higit siyang masasatisfied sa pangako ng Panginoon nung dumating na po si Isaac sa kanyang buhay. So makita po natin dito how we prepare for God's promises, because in preparation dictates how we really deserve for it. Ayan. Chicken naman. So Genesis 22, ayan, sa Genesis 22:1-2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako." Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo, sa iyo, at ihandog mo sa akin, ihandog mo siya sa akin." Ayan. So makita po natin dito sa ating pinag-aaralan, ito na po yung pagsubok. Dahil po dun sa covenant, nasira po kasing kaninang covenant eh, at kailangan ma-renew po yun. Para matiyak ng Panginoon na susunod pa rin si Abraham, meron siyang pagsubok. At hindi po ito madali. Alam niyo po ba kung saan, sabi doon sa mga scholar sa pag-aaral, kung saan ito pong si Isaac ay dapat i-offer sa Panginoon, at the same place where God or where Jesus Christ has been crucified. Nakita po natin. Grabe yung pagtahi-tahi talaga sa Biblia, no? Meron talaga kung saan inoffer si Isaac, ay doon din inoffer ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Hallelujah. So makita natin diyan, ihandog mo siya sa akin. Minsan po, maging ang pangako ng Panginoon ay nagiging threat na rin ng relationship natin sa Lord. Amen po ba? Ano yung mga pangako sa atin ng Panginoon na natupad na? Marami, di po ba? Marami na. Naging threat ba yan ng relationship mo sa Diyos? Na sometimes, yes. Aminin natin, kapag dumating na yung pangako ng Panginoon, para bang nakalimutan na natin o kumbaga nabawasan na yung time natin sa Lord? Maring hindi na tayo lalo nakapag-church? Amen? Nabawasan na yung pag-ministry natin? Nabawasan na yung pagsunod natin sa Panginoon? Yes! Yes, sometimes nangyayari po yan. Nangyayari talaga. And sometimes ilalagay tayo ni Lord sa isang test. Amen po ba? Just like Abraham. Tinest niya si Abraham. Dahil si Abraham ay napakadakila ang magiging pagpapalan ng Diyos sa kanyang buhay, kailangan makita niya na sumusunod itong si Abraham more than sa kahit na sino. Makikita niya na mas mahalaga pa rin sa buhay ni Abraham ang Diyos kaysa sa kahit na anong meron siya sa kasalukuyan. At hindi po doon nabigo si Abraham. Napakita niya sa Panginoong Diyos natapat pa rin siya at willing na sumunod in the expense of the life of Isaac. Na matagal niyang inantay. For 25 years, inantay niya si Isaac. Amen po. Kaya makita natin kapatid, mas higit ang Diyos kaysa kahit na anong pangako. Amen po ba? When we have God, nasa atin ang lahat. At yung mga pangako ng Panginoon, sumusunod na lang yan. And that is a fact. Yeah. So makita natin, the most satisfying event in our life, when all the prayers and promises of God is in our hand, when we taste the goodness of the Lord. Napakasarap pong malasap po yan. Ayan. Sabi rin sa Genesis 22:16-18, "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ng kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos." Nakita po natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi covenant niya dyan, walang hanggan eh. Walang hanggan at nagpapatuloy po yan hanggang sa kasalukuyan. Walang hanggan nga eh. It never ends. Ganun po yung naging covenant niya kay Abraham. Lahat po tayo nakinabang din dyan. Nakinabang po. At sa pinakahuling bahagi po dyan sa Genesis 24:1, "Matandang matanda na noon si Abraham,
at pinagpalang mabuti ni Yahweh. Amen po. So, imagine niyo po yung buhay ni Abraham. Actually, hindi lang naman si Ismael tsaka si Isaac ang kanyang naging anak eh. Nagkaroon pa siya ng maraming anak. Pero nung siya po'y malapit ng pumanaw, pinalayas po niya yung lahat. Pinalayo po niya yung kay Isaac. Dahil si Isaac po ay nag-iisa niyang tagapagmana. At lahat ng kanyang ari-arian ay iniwan niya kay Isaac. Amen po ba? So ganun po naging ka-wealthy, ka-prosperous yung buhay po ni Abraham. Naging dakila po siya hanggang nga sa kasalukuyan. Imagine niyo po yung pangako ng Diyos. Lahat po tayo nawi-witness pa yun. Amen po? Kaya tayo po ay magpatuloy lang. Maari kasi along the way to get the promise of God, maaring madapa po tayo, like Abraham. Marami siya naging problema. Hindi siya naging perfecto. Wala kasing perfecto eh. Marami siya naging suliranin mga pagkakamali. At maaring magkalap din tayo. Kagaya po na nangyari sa kanyang buhay. Maaring magkaroon din tayo ng palpak na pamumuhay. Maranasan natin yan. At ano pa't iba't ibang kaparaanan? Maaring magkaroon din tayo ng panghihina at magduda din po tayo sa ating sarili at sa Diyos. Maaring maranasan po natin yan. Pero ano po yung pinag-aaralan natin ngayon? We have to hold on to God's promises. Kasi hindi mo matitikman yung pangako ng Diyos kung magdududa ka. Hindi mo matitikman yung pangako ng Diyos kung titigil ka. Kaya ngayon, ini-encourage tayo ng Lord. Ano man yung mga pinanghahawakan natin pangako ng Diyos, ano man yung mga prayer natin na hindi pa natutupad, huwag tayong mapagod ipanalangin yan. Huwag tayong mapagod na lakaran yan. Because it is worthy. Kung gaano ka worthy yung pinapanalangin natin, dun po magdidictate yung ating action. Amen po ba? Amen! Amen! So, makita po natin dito, many times sa buhay po ni Abraham, na napagod siya, tumigil siya, many times nag-cheat siya. But God remained faithful. Pinangyari pa rin ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. Because God is faithful yesterday, today, and forever. So Jesus is faithful forevermore. Ayan, so maging hunger tayo na matikman at maranasan po yung pangako ng Diyos. Mag-crave po tayo sa pangako ng Diyos. Amen po ba? And I do believe one day, God will satisfy our hungerness and our ating cravings sa kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo at selyuan po natin ang katagumpay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah, O God. Maraming salamat po sa iyong katagumpayan. Maraming salamat po, Panginoon, kung minsan pa inistir mo ang aming puso sa iyong mga pangako. Lord, minsan nagdududa kami. Yes, O God, many times we doubt on you. Yes, O God, many times nagdududa kami sa aming kakayanan. Nagdududa kami sa mga panalangin namin. Nagdududa kami sa maraming bagay. Pinanghihinaan kami. And many times, O God, we cheat on you. We fail you, O God. And we sorry for that. We sorry, O Lord. Kaya sa oras pong ito, God, on how Abraham and you ay nagkaroon ng covenant, Lord, muli sa oras pong ito, make a covenant for us. Sa bawat panalangin namin, sa bawat pangako mo po sa aming buhay, make a covenant, O Jesus, na ikaw ang Diyos na patuloy na tutup din ito. Sa iyong takdang oras, sa takdang panahon, pangyayarihin po ito sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng puso na hindi napapagod mag-antay sa iyo at sa iyong mga pangako. Bigyan mo po kami ng pagkilos, kakainan kumilos at lumakad magtrabaho habang inaantay namin ang mga pangakong ito. At bigyan mo po kami ng pananampalatayang higit upang sa ganun, hindi po kami mapagod. Panginoon, maraming salamat. For you are God na never nag-fail sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At nawa sa oras pong ito, binuksan niyo po ang aming puso at isipan upang unawain ang mga bagay na kaloob mo. Lord, maraming salamat. We give all the glory, all the praises, and all thanksgiving sa iyong tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, na magpakailanman aming Diyos na tagapagligtas at ng banal na Espiritu Santo na sa aming gumagabay at kumikilos
Maraming salamat po. This is all our prayer. Amen and amen and amen. Yan, praise God. Alam ko pong na-bless po ang lahat sa ating mensahe, no? Salamat sa ating Diyos sa sariwang mensahe na nagmumula sa kanyang mga salita. Nagutom ba kayo? Praise God. Salamat dahil honest kayo. Nakakagutom din talaga, no? Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tayo, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi, nagmumula sa kanyang bibig. So, pupunta po tayo ngayon oras na to sa ating pagbibigay. Gusto ko lamang po kayong encourage sa ating pagbibigay. Alam ho nating lahat na ang pagbibigay ay nagpapakita ho ng ating pagsunod, ng ating obedience, pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos. Amen? At gusto ko lang po i-emphasize yung tatlong bagay na importante na mapansin ho natin sa ating pagbibigay, yung the attitude of giving. Sa ating pagbibigay, yung ating attitude na dapat nagpapakita ito na tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos at hindi ho ito obligation na ginagawa ho natin. Amen? Hindi ho ito sapilitan, kundi ito po ay malayang pagpapasya ho ng ating puso. Amen? At yung pangatlo po, ay yung pangalawa, motive behind giving. Ano ba yung motibo natin sa ating pagbibigay? Kung atin pong titignan dyan sa 2 Samuel chapter 24, verse 24, sabi po, nung panahon na naghandog itong apo ni Abraham na ating pinag-aralan kanina, si David, nagkasala ho kasi si David nung pinasensus niya yung kanyang military. Dahil alam po na alam niyang ang Diyos ang magbibigay katagumpayan sa kanya, pero nag-aalinlangan siya. Kaya pinabilang niya kung tignan niya kung gaano kalakas yung kanyang military. Kaya nagalit si Lord sa kanya. At dun sa galit ni Lord, pinarusahan siya at nagpadala ang Lord ng salot at 70,000 ang namatay. At nung ang anghel ng Panginoon ay bibigwasan pa para parusahan pa yung Israelita, pinigilan siya ni Lord. Nasabi niya, huwag na. At through prophet God, nagbigay, sabi niya, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh. At nung gumawa si David ng altar, gusto niyang bilhin yung isang lupain. At nung may-ari ng lupain, gustong ibigay sa kanya ng libre na para lang huminto yung parusa, yung salot. Pero nung sabi ni David dyan sa verse 24 ng chapter 24 ng 2 Samuel, sabi niya dyan, "For I will not offer to the Lord my God burnt offering that cost me nothing." Grabe, di ba? Mag-aalay ako sa Lord ng may bayad, ng may halaga. Hindi ako mag-o-offer sa kanya na wala sa akin. Kaya sa ating pagbibigay, tignan din po natin yung motibo natin sa pagbibigay. Amen. Kaya napakahalaga ho iyon. Sapagkat sa ating pagbibigay, sa kaparaanan ng ating pagbibigay, nalulugod po ang Diyos kung tama yung motibo po sa ating pagbigay. Tapos yung pangatlo po, discipline in giving. Dapat disiplinado din po tayo sa pagbibigay. Unang pagpapakita na tayo po ay nadisiplinado, dapat po ito regular na yung ating pagbibigay. Hindi ho palaktaw-laktaw kung gusto ko lang. Diba? So, sa ating pagbibigay, dapat regular ito. Makikita ho natin sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2, on the first day of the week, each of you is to set aside something and save to the extent that he prosper. Dapat, linggo-linggo, dapat meron tayong tinatabi. Dahil linggo-linggo naman tayo pinagpapala ni Lord. Sino dito yung buwan ng pinagpapala lang ni Lord? Araw-araw meron pagpapala natatanggap ko tayo mula sa Lord. Amen? At sa pamamagitan ng pagbibigay, na-honor ho natin siya. Amen? Kaya sa ating pagbibigay, mahalaga ho yung right attitude comparing dun nagbibigay tayo na may wrong attitude. Dapat namomotivate ho tayo dun sa right reason. Ano yung right reason? Yung right attitude. At dapat yung ating pagbibigay ay disiplinado. Sapagkat kung walang disiplina tayo sa pagbibigay, nagpapakita po na mali ho yung ating attitude
mali ho yung ating motivation. Kaya salamat sa Panginoon, pwede po natin ibigay yung ating mga kaloob sa ating Panginoon. Yan. Gusto ko lang po idagdag yung two ways of giving natin bukod po sa ating pagbibigay dito sa church. Diyan po sa mga naka-online, naka-flash ho dyan sa ating screen, yung bank account ho natin, pwede po kayong mag-deposit ho dyan. And please inform yung contact person na nasa screen nyo ho para acknowledge ho yung inyong ibinigay. At kung hindi po kayo makapagbigay sa True Bank, pwede nyo rin po kontakin si Pastora Grace. Andyan po yung number niya sa screen, kung paano ho makuha yung inyong tithes. Kaya tayo po ay dumulog sa panalangin at ating pong ipanalangin ang ating mga offering. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa araw na ito, sa isang privilegio na kami po ay nakapagbigay ng mga offering sa inyo, O Diyos. Tunay nga po, O Diyos, na hindi kayo tumitingin ng amount, but tumitingin kayo, O God, sa aming pagsunod sa inyo, sa aming puso. Kay Lord, salamat po. Bigyan niyo ho kami ng kapanatagan sa aming pagbibigay na magalak ho namin itong gagawin sa aming buhay. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga offering na ito, ang mga tithes na ito, O God, na magbigay kaluguran pa sa inyo, O God. Mapalawak pa nito, O Diyos, ang mga gawain, O Diyos, ng inyong tahanan. Maraming salamat. Pagpalain niyo po, O God, ang mga kamay, ang mga puso, O God, na nagkakaloob sa inyo. I-bless mo po ang bawat isa sa amin sa kabila ng pandemic na aming nararanasan, mga situation na aming nararanasan. Binibigyan niyo rin po kami ng puso na mapagbigay, Panginoon, at mapagpasalamat. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan, magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung po ang Panginoon. Tunay nga po na walang ibang sasarap na pagkain kundi na masarap matikman kundi yung pagkain pang-espiritual na ating patuloy na natitikman. At ito nga po yung magbibigay ng kalusugan, kalakasan sa ating mga kaluluwa. Amen po ba? Purihin po ang Diyos. Nasa bahagi na po tayo ng ating mga paalala, ating mga announcement, at tuloy-tuloy po ang ating mga gawain through online streaming. Kaya patuloy po natin i-enjoy yung pakikinig ng salita ng Diyos. Meron po tayong mga Bible study, midweek service, and even dawn prayer. At every Sunday po, I do encourage everyone dahil tulad po ngayon, marami na po tayo. Although sumusunod pa rin po tayo sa protocol ng 30%, ay ini-schedule po yan ni Pastora Grace. Kaya po kung nais po ninyo, nagnanais kayo na makasama, face-to-face fellowship, magpatala po kayo para ma-schedule po tayo. At tuloy-tuloy pa rin po yung online streaming natin dun sa mga hindi makakadalo dito sa panambahan. At mamaya po, paalala po sa lahat po ng kasapi ng board members, meron po tayong meeting with pastor. So ang board members po, yan po yung mga elders, deacons, at yung workers na kasama po bilang miyembro ng board. Ayan po, sige po tayo po tumayo na. Sama-sama po ulit tayong magpuri, magbigay parangal sa ating great God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos! Ayan, magandang tanghali po sa bawat isa. Tanghali na po. Ngayon naman po ay sisalyuhan po natin ang katagumpayan ng ating programa sa umagang ito. Bigyan po natin ang isang malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Our God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising.
we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. No, there is no other, you are forever Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Before the sun, your glory eternal, never stop. Hey! Give it all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Hallelujah! Maraming salamat mga kapatid. God bless us all po.